So yun, nandito kami sa kabundukan ng Calapan. Umano, may maganda daw beach dito. Tara na! The Jack Refix. So, hanap kami mamaya ang dahon na pwedeng kainin. Medyo malayo-layo na rin yung nalakad na may talagang may kagubatan talaga dito sa Calapan. Mamaya papakita ni Tol Mac yung kanyang buntot. Kasi papatunayan daw niya na may buntot talaga ang mga yan. So yun. Nakikita ko na yung dagat. Punta Beach! Punta Beach. Yun guys! Nakikita ko na yung dagat. Para. Nakakawala ng pagod. Yun guys, parang nagtampo si Kuya, pinakita ulit kami. Kasi nandun yung dagat eh. Parang nakukulangan pa siya doon sa nilakad namin. So, fake news pala yun, fake news! So yun, mali pa rin napunta ka namin. So yun. Ayan mga tol. Nairapan kami dito sa pababa. Kinakain to, anong tawag dito tol? Alin tol? Tibig? Sa totoo lang malapit na, kaso dito kami yung pinakanahirapan kasi masyadong masukal. Yan yung mga kasama ko. Tol, paano yung tubig? Tap pa natin. Ito. Nasa yung batakip? Hindi pa. Ah. Kaya pa ba? Yan yung mga kasama ko. Pagod, Tol. Malamang, arke lang tayong bangka pa uwi. Good decision. So yun, nagagawa pa ng daan sila Kuya sa kayo aming tour guide. Tour guide. Instant tour guide. At suggest lang kapag pupunta kayo dito, magsama talaga kayo ng isang taga rito na nakakaalam ng daan. Kung ayaw niyong mawala. Legit talaga yung hirap. Naisipan namin bumalik na lang. Walang daan, sarado. Tara na, uwi na. Ayun, siguro matagal na ulit walang nakapunta dito. Kaya sarado yung daan. So yun guys, yun ay yung dagat oh. Ayan na oh. Tol, ayos ka lang. Pagod na. Ito na. Ayan si Tol Macael oh, yan. Sarap. Pumunta kami sa Encantadia. Ayan na oh, ayan na eh. Hindi yung hirap lang ito. Ayan na, ayan na. Ito na. Ito na! Yes! Ayan na mga tol! Nandito na tayo! Okay, so makaka-uwi na tayo. So ngayon nandito tayo sa Mapalad Beach, Calapan City, kasama kong apat na vlogger. Tara na!
So yun mga kalapeño, nandito kami ngayon sa Mapalad Beach. Pinagmamalaki to. Pinagmamalaki ko to kasi unang-una napakaganda ng rock formation, kung makikita nyo. Hindi siya man-made. At pangalawa, napakalinis ito, guys. Okay, napakalinis. And mamaya papasilip po sa inyo yung ilalim ng dagat. Papakita ko sa inyo. O nga pala, medyo kakaiba lang yung alat ng tubig dito. Hindi ko alam. Maalat siya. Medyo, hindi ko alam kung bakit sobrang alat niya. Siguro nasa season. Pero for me, medyo maalat siya. And I suggest na kung pupunta ka dito, magdala kayo ng ano. Magdala kayo ng goggles. Kung makikita nyo, napakaganda ng view dito. Ito. Ito palang mga puno na to. Kung nature lover ka, ma-appreciate mo na agad ito. Plus, samahan mo pa ng mga magandang rock formation ito. Pupuntahan natin. Tara, puntahan natin. So yun guys, dito tayo ngayon sa tuktok ng bato. Ayan, ito yung pinakamataas na bato na nakita ko. Tapos ito yung gubat. Ito yung baba. Ayan. Napakaganda ng view. Yun, kaya kung kayo taga dito sa Calapan area, napakaganda. Ano, sinasuggest ko bisitahin nyo ang Mapalad Beach. Napakaganda. So ito, silipin natin yung ilalim. So yun nga kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina, bukod sa tubig dagat sa beach, no, at saka sa magandang mga coral reef at isla, meron dito magagandang mga rock formation. O kasi, mas mabilis akong ma-attract sa mga rock formation, lalo na at hindi siya gawa ng tao, hindi siya man-made. Ito, tingnan natin. So yun guys, ito yung mga rock formation, makikita nyo, napakaganda niya. Hanggang doon yan sa dulo. At ito, tingnan natin. Napaka-solid ng mga bato niya. Hindi ko alam bakit unti-unti siyang ano. Unti-unti siyang gumuguho dito hanggang sa nag-create na siya ng parang cave. Ito. Yung iba, yon, napunta na doon. Yung ibang mga gumuho. Ito yung pulo. Yung kanina yung pinakita ko sa inyo. Tapos, ito pa yung isang pulo. So ngayon guys, pupunta naman kami sa Punta Beach. Kanina pala, Mapalad Beach pala yun. Hindi pala yung Punta Beach. Ngayon pa lang kami pupunta. Tama, di ba? Ito na yata, ang Punta Beach. So ito na yung Punta Beach, tapos... O basta, may pupuntahan kaming beach. Yun. So may pupuntahan kaming beach. At ngayon... Basta. Kaya kung nag-aalinlangan kayo dito, mag-hike kayo. Magbangka na lang kayo. Ano? Pero maganda naman pag nag-hike. Mas maganda din kasi minsan pinapaghirapan natin yung bag. So yun guys, bababa na tayo. So yun guys, itong pababa na to medyo challenging kasi sobrang tarik niya. Pero kailangan natin puntahan kasi kaya tol. So yun. Kaya tol. So yun, kagaya nga sinabi ko kanina, kailangan medyo may skills kayo pagdating sa mga ganitong matarik, diba? You know, so yun. At guys, wala ditong hawakan. So yun guys, nandito na tayo sa Punta Beach. At kung mapapansin nyo, napakaganda. Ito na naman yung rock formation na ginaganon ko sa inyo, diba? Sinabi ko sa inyo, basta may rock formation, automatic. Na-attract ako dyan. So yun, may nangingisda sa taas. Ito yung isang magandang bato. So yan yung mga kasama ko. Ken. So yan. Ito si Tol. Yan yung mga kasama ko. Ito si mga TV. Tapos si... Nasaan na? Angel One. Nasaan si Angel One. So yan yung isa yung kasama ko. Ayun, nandun. At kanya-kanya spa. So ito yung kuweba. Tingnan natin. So yun guys. Meron ditong kuweba.
titignan natin yung pasukan nito. Subukan natin siyang pasukan kung gaano kalalim. Okay? Tara. Okay, ito. So, medyo maliit lang siya, guys. Pero, subukan natin pumasok sa loob. Wait lang. So, ito, guys. Yan. Maliit lang siya at delikado kung sakali na gumuho yung ano. Subukan natin tumawid. Okay. So, yun. Ito, parang lagusan siya papunta sa kabila. So, yun. Ito. Lagusan lang pala siya. Hindi siya totally kuweba. Lagusan siya papunta dito sa likod. Wait lang. Pupunta dito sa kabilang part ng Punta Beach. At andito yung mga rock formation na hinahanap ko lagi. Ito. Tingnan nyo. Yan, guys. Yan. Bato yan. 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 Napakalaking bato. At kung mapapansin nyo, meron din siya mga maliliit na kuweba. Ayun o. May nakita tayo doon na yun. May maliliit siyang kuweba na kung saan pwede kang sumilong. At dito, merong malaking kuweba dito, guys. At kung mapapansin nyo, may mga nagluto. Ito. Pwede kang sumilong dito. Ayan. Medyo malilim dito kasi nga cover siya ng bato. Ayan. So, parang rin siyang isang malaking kuweba. Kasi, ito guys, o. Ayan yun o. Ang pinakang magsisilbing bubungan ay yung mga bato. Kaya lang, guys, kagaya ng lagi kong sinasabi, kahit gaano kaganda ang isang lugar, kapag nakalatan at nagkaroon ng basura, darating yung araw na mawawala ang ganda nito. So guys, pansinin nyo, ito. Ito, plastic. Ayan. Hanggang sa paligid, hanggang dun sa baba, ayun o. Hanggang dun sa baba, ang dami. May lata, may plastic, may bote. So, guys, para sa mga Kalapeño, mga Mendoreño, please guys, kapag pupunta tayo sa mga beach natin, lalo dito sa Punta Beach, kung ano yung basura dinala natin, iuwi na lang natin kasi kagaya nyo, no, guys. So, ngayon, maganda pa to, pero what if magtuloy-tuloy yung pagtatapon ng basura dito? Darating yung araw na yung na-enjoy natin beach is mawawala at mapupuno ng basura. Kaya ngayon pa lang, dapat maagapan natin. Tingnan nyo, guys. So, daming plastic, daming plastic bottle, daming lata, bote, iba-iba. Okay, so ngayon pupuntahan natin yung iba nating mga kasama kasi andun sila sa dagat. At susubukan din natin mamaya umakit dun sa part na yun. Meron pa akit, okay? So tara. So yun mga tol, alas 5 na at malapit na kami umuwi. Yan, nagre-ready na yung mga kasama ko at ito si tol, mahal. Tol, nag-enjoy ka ba? Oo, tol. Alam mo, sunog sa tol, sunog. Sunog, sunog. Sa akin walang masusunog eh. Tol, ikaw. Sunog wala. Okay lang na masunog, wala namang pagpapugian. Alam niyo tol, ano kulay yan? Pulang pula din eh. Oh. Yung kulay babalik yan, pero yung oras na experience, hindi na. Yeah, tama yun, naman. So yun guys, ingit-ingit ako sa kanila kasi may mga nasunog sa kanila. Ako kasi advance, bago maligo, nasunog muna. Mas nasunog. Sunog na ako, tapos nadagdagan lang. Kanina, guys, kanina pumunta kami doon. Ayun, kalakoy na nang huli ng isda. Apakalupit din namang huli at napakatsaga kasi ilang minuto pa bago makahuli doon. Kasi nakahuli sila ng ano ba yung sinabi nilang isda. Purak saka may isa, may iba pa. Hindi ko alam kung anong tsura. Tapos pang pwede doon na event yan. So yun mga tol. Alasin ko na ng hapon. At maya-maya uwi na kami. So ako andito ako sa isang sulok kung saan hinahampas ako ng mga alon. Ito. So, kasi yung gusto ko lagi, yung tahimik, yung wala kang ingay, malayo sa ingay na sasakyan. Kaya guys, napahalagahan natin yung mga ganito ng beach na meron tayo dito sa Calapan, dito sa Oriental Mindoro, para maabutan pa ng mga susunod na henerasyon ng mga Calapeño. Okay, so yun guys, dito ko natatapusin ang video na ito at lagi kong paalala sa inyo guys bago tayo magpaalam. Ingatan natin ang mga beach natin, hindi lang dito sa Calapan kundi sa buong Pilipinas or kahit saan man. At panawagan ko sa mga Calapeño, sa mga Mendoreño, tangkilikin natin yung mga sariling beach. Bye.
from the Jack Refix.